Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod. Sa iyong patnubay at pagtataguyod, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga na iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo.
Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila na walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa amog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad na matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo. At hahalimuyak siya gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Inililigtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubo sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ay siya sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. "Tama po, guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi. Meron po ba sa atin dito ang hindi nagkakasala? Meron po ba? Meron po ba sa atin dito ang hindi nagkakamali? Huwag niyong ituro yung misis ninyo. Meron po ba dito ang hindi nadarapa? Meron po ba dito na minsan sa buhay nila nakalimutan nila ang Diyos? Marahil ang karanasan ng pagiging makasalanan ay nasa sa atin bilang mga tao. Alam natin na tayo ay may pagkukulang. Alam natin na sa buhay natin, tayo ay nadapa. Alam natin sa buhay natin, nakakagawa tayo minsan ng mali. Pero sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating pagkakasala, kailanman ang Diyos hindi napagod upang tayo ay patawarin. Kailanman ang Diyos hindi napagod na gumawa ng paraan upang tayo ay manumbalik at magsisi sa ating mga pagkakasala. Yan ho ang binibigyang pansin ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Ilang beses nang tumalikod sa Diyos ang mga Israelita, ilang beses nang hindi kinilala ng mga Israelita ang Diyos na nagligtas sa kanila. Hindi nila kinilala ang Diyos bilang Diyos. Pero ano ang naging disposisyon ng Diyos? Hindi sumuko. Hindi nawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Minsan mga kapatid sa buhay natin, may mga taong sumusuko sa atin. May mga taong nawawala ng gana sa atin sa mga oras na tayo ay paulit-ulit na nagkakamali. Minsan may mga taong
bumibitaw sa atin sa paulit-ulit natin na paggawa ng hindi tama. Pero tandaan natin sa araw na ito, mga kapatid, kailanman ang Diyos hindi ka susukuan dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Kung titingnan natin, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos hindi sumusuko. Ang pag-ibig ng Diyos hindi sumusuko. Kaya nga, kung papansinin natin, ano ang kaugnayan nito sa ating ebanghelyong napakinggan? Sa ating ebanghelyong napakinggan, may eskriba na nagtanong sa Panginoon. At ano ang tanong ng eskriba? Ano po ang pinakamahalagang utos? At ano ang kasagutan ni Jesus? Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Sa madaling salita, mga kapatid, para sa Diyos, inaanyayahan niya tayo na tularan yung kanyang pagmamahal para sa atin at ibalik natin ang pagmamahal na yon sa kanya. Kung ang pagmamahal ng Diyos walang hanggan, kung ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbibilang, kung ang pagmamahal ng Diyos hindi sumusuko, tanungin natin yung ating sarili, ganun din ba yung pagmamahal natin sa Diyos? Dahil ang tunay na umiibig para sa Diyos, hindi sumusuko. Ang tunay na nagmamahal, hindi susuko. Sa kahit anong paghihirap, sa kahit anong pagsubok, kung mahal mo ang Diyos, hindi mo din aayawan ang Diyos. Hindi mo rin susukuan ang Diyos. Kagaya ng hindi pagsuko ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong umibig. At anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos. At ano ang pag-ibig ng Diyos? Hindi sumusuko. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo sa buhay mo, marami nang sumusuko sa iyo, tandaan mo sa araw na ito, kapag tinitingnan mo ang imahe ng mahal na pong Jesus sa Nazareno, pinapaalala sa iyo na hindi kanya susukuan. At nawa, huwag mo ding sukuan ang Diyos. Huwag mo ding sukuan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Minsan po, may nakausap akong OFW. At ang sabi sa akin ng OFW na ito, Father, ang hirap pong mawalay sa pamilya. 25 taon na po ako nanging ibang bansa, naghahanap buhay. Minsan po, gusto ko nang sumuko. Minsan po, gusto ko nang umayaw. Pero sabi ko sa kanya, pwede ka namang umayaw. Pwede ka namang sumuko. Pero alam niyo po ang sagot ng OFW na ito? Pwede naman nga po. Pero dahil sa sobrang mahal ko ang pamilya ko, kailangan kong magsakripisyo. Kailangan kong magtiis. Kailangan kong wag sumuko. Ang Diyos hindi sumusuko dahil nandoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Nawa, ang pag-ibig din natin sa Diyos hindi sumusuko. Pero may pangalawang habol ang Panginoon. Ang sabi ni Jesus, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
at wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Kung tutuusin mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos sumasalamin dapat sa ating pagmamahal sa kapwa. Madali po ba yon? Mahirap. Dahil aminin natin o hindi, maraming pagkakataon sumusuko tayo sa iba. Sumusuko tayo sa ating mga kapwa. Sinusukuan natin kahit ang mga mahal natin sa buhay. Pero ganun pa man, paalala din sa atin, kung ang pagmamahal ng Diyos hindi sumusuko, nawa ang pagmamahal din natin sa kapwa, huwag sumuko. Kung titingnan natin mga kapatid, ano ang sabi ni Jesus? Kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, dapat ganun mo din minamahal ang iyong kapwa. Pero oras na ikaw mismo ang sumuko sa iyong sarili, para mo na ding sinabing ayaw mo nang magmahal ng iyong kapwa. Mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, kailanman hindi pwedeng paghiwalayin. Bagkos, ang pagmamahal natin sa Diyos dapat sumasalamin sa pagmamahal natin sa kapwa. At ang pagmamahal natin sa kapwa, sumasalamin sa ating pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, malapit nang matapos ang panahon ng Kwaresma. Ilang linggo na lamang papasok na tayo sa tinatawag nating mga mahal na araw. At bakit tinawag na mga mahal na araw ang mga ito? Dahil ang mga araw na ito ang pagpapaalala sa atin na hindi ka sinukuan ng Diyos. Nawa sa araw na ito, sa patuloy nating paghahanda, paalala sa atin, hindi ka susukuan ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Hindi ka susukuan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ano man ang iyong pagkukulang, ano man ang iyong pagkakamali, ano man ang iyong pagkakasala, laging mas namumutawi ang kanyang pag-ibig. At nawa tayong sumusunod sa kanya, salaminin natin ang pag-ibig na ito sa ating pag-ibig sa kapwa. Huwag din nating sukuan ang kapwa. Huwag din natin sukuan ang ating mga mahal sa buhay. Dahil ang pag-ibig na ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo, malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. At sino ang tinutukoy niya? Ang taong hindi sumusuko. Ang taong patuloy na nagmamahal. Mga kapatid, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Mahalin din natin ang ating kapwa kagaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. At yun ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawi ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating panalangin, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At inawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan.
Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao na may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at matatanda na may magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw na Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palubuin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa na walang hangganan, katulad ng ginawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain naming ito. At kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinemes ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Yet inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang Diyos kailanman hindi susuko sa atin dahil sa kanyang pagmamahal. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, tunay na umiibig sa atin. Siya ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Amen.